Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong umagang ito, ngayong linggong ito, yun po'y ating pinagdiriwang ang dakilang kapyastahan ng pagkapakita ng Panginoon. Muli ating itaas, idulog sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga pagkapasalamat, ang lahat ng mga pangailangan natin, mga biyayang ating kinakailangan ngayong 2024, mga kagalingan sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, muli ating itaas ang lahat ng ito sa ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Naliliwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na inyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamangyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo, yaong haring, humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay, nilang alaala. Ang lahat na mga hari gagalang sa harap niya, magambansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao,
siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyong dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakanibangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamamahala sa aking bayan, Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas
Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sasidlan at inihandog sa kanila ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po sa inyong lahat, bayan ng Diyos, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Father. Ngayon ay kapiyastahan ng pagkapakita ng Panginoon at tawag natin Ipapaniya o nire-represent ng tatlong haring mago. Palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Muli sa ating pagdulog sa Panginoong Diyos ngayong umagang ito, ngayong linggong ito, no? Ang Panginoon ay maligaya sa atin, no? Siya ay masaya sapagkat muli ang araw na ito, naririto kayo, nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya at ngayong araw na ito ng Linggo, araw ng pagkapakita ng Panginoon, kayo'y available sa ating Panginoon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. No? Salamat sa Panginoong Diyos, no? At tayong lahat, malalakas, malulusog, at ang ating sarili ngayon available na available, no? Hindi tayo busy, hindi tayo kumbagay abala sa ibang bagay. Ang Linggo'y para sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagnilayan ang dakilang kapiyastahang ito ng Epipaniya o pagpapahayag, pagpapakita ng Panginoon. Ibig sabihin ay wala namang bagay na inililihim ang Diyos sa tao. Hindi niya inililihim ang kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya ipinahahayag niya, no, ang kanyang sarili. Ngayon, nirepresent nga ng tatlong hari ang pagkapakitang ito, ang pagkapahayag ng Diyos sa tao. At tingnan natin ang unang pagbasa, no? Kung paano ang Diyos nagpahayag, nagpakilalang muli sa bayang Israel. Ang sabi ng Panginoon, bumangon ka mula kay Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Ito'y isang vision dahil ito'y mula kay Propeta Isaías, isang pangitain, no, ng bayang Israel. Dati ay balot ng ulap ng kadiliman, bunga ng pinagdadaanan nila bilang isang bayan. Sila'y nababalot ng dilim. Sila'y pag sinabing nababalot ng dilim, nababalot ng pagdurusa, nababalot ng hirap, sila'y alipin, sila'y, sabi nga, dumadanas ng matitinding sakripisyo dahil sila'y alipin ng ibang bayan, ng mga mananakop, kaya sila'y balot ng ulap ng kadiliman. At kahit saan sila pumunta, ang ulap na ito'y kasakasama nila, itong ulap ng kadilimang ito. Pero, sabi ng isang propeta, Propeta Isaías, dahil nga sila'y nasa exile, darating na ang panahon, bumangon ka. Wala na ang ulap na iyan. Yan ay mababalot na ng kaningningan ng Panginoon. Bumangon na kayo sa inyong kinalalagyang iyan. Umalis na kayo sa inyong lugar ng inyong pagdurusa. Bumangon na kayo. Sapagkat ang liwanag ng Diyos ay pumasok na sa inyo.
ang kaningningan ng Panginoon ay binabalot na kayo. Wala na ang ulap ng kadiliman. No? Kayo'y makakaranas na ng liwanag ng Diyos. Kaya maligaya ang bayang Israel. Muli silang mahahango sa exile. Sila'y muling dadalhin sa kanyang bayan. At sabi ng Diyos mula kay Propeta Isaías, ang lahat, dahil ang bayang Israel ito'y nababalot ng liwanag ngayon. Ang lahat ng bansang nababalot sa dilim ng kaulapang ito, bunga ng pagdurusa, lahat babaha papuntang Jerusalem, papuntang Israel. Lahat ng bansa magpipilgrimage, maglalakbay papunta sa bayang ito sapagkat dito mararanasan ang kaliwanagan ng Diyos. At ang lahat ng bansang, sabi ngayon, nababalutan ng dilim, makakaranas ng liwanag sapagkat narito ang Diyos. Kaya sabi, ang lahat mula sa iba't ibang lugar magdadala ng kanilang pang-alay sa Diyos. Iba't iba, lahat mag-aalay sa Panginoong Diyos sapagkat naroon ang liwanag. Lahat naman ng tao, pag ikaw ay nasa matinding dilim, bunga ng paghihirap na iyong pinagdadaanan, talagang lagi kang pupunta sa isang lugar na kung saan ka makakaranas ng liwanag. Halimbawa, dito sa National Shrine, St. Padre Pio, napakadami nating pain, sickness, mga stress sa buhay, mga pagbagsak natin. Saan tayo pupunta? Sa liwanag. Ita ninyo, pagka kinakakita ng simbahan, ikaw ay naaakit laging pumunta. Pag kinakakita ng isang lugar na tahimik, nandun ang Panginoon, lagi kang maa-attract sa Kanya. Hindi maaring hindi ka magsa-sign of the cross. O kaya hindi maaring hindi ka sisilip sa Kanya o titingin sa Kanya. Sapagkat tayong nababalot ng dilim, pag tayo nakakita ng presensya ng Diyos, no, tayo laging naa-attract sa Kanya. Sapagkat siya ay liwanag. No? Kaya pag ang isang tao, ikaw ay nasa pain, nasa matinding dilim ng iyong buhay, saan ka pupunta? Sa source, pinakadakilang source ng liwanag, ang Diyos. Sapagkat siya ang babalot sa iyo, magpe-penetrate yan sa iyo, papasok yan sa iyong buhay. Ganyan ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. You cannot but. Hindi ka maaring hindi pupunta sa Diyos kapag ikaw ay nasa matinding dilim na pinagdaraanan. At yan ang sinabi ni Propeta Isaías sa kanyang bayang Israel na dati nababalot ng dilim. Sabi niya, ngayon bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Nawa, ito din ay maging paalaala sa atin na tayo huwag manatiling naging nasa dilim ng kamukmukan, tayo nagmumukmok sa dilim. Ang pinakamalalim na dilim ng tao ay pag hindi ka makaalis sa kasalanan mo, yung nasasanay ka sa kasalanan. Yan ang pinakamahirap na dilim ng tao. Yung ayaw mo, yung mismong ikaw ang nagkukusang tumira sa dilim na yan. Kaya naman, ang buhay mo'y miserable at mahirap. Ang Diyos ay lagi nagsasabing, bumangon ka, pumunta ka sa kaliwanagan ng Panginoon. Amen. Palakpakan po rin natin Panginoong Diyos. Sa ikalawang pagbasa na ating napakinggan mula kay Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, sabi dito, dati matagal na ang tao ay nag-aantay sa misteryo ng pagliligtas na ito. Dati misteryo, balot ng misteryo ang Diyos. Sa mahabang panahon, hindi mahagip ng tao ang Diyos.
Pero ngayon, ipinahahayag na niya ang kanyang sarili sa tao. Kaya kayong lahat, sabi niya, no? At ito ang lihim sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudi, may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan, kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Dati, mga Hudiyo lamang, pero tayo ding, tayo ang mga hintil, ano? Tayong mga hintil, ngayon tayong nabahaginan. Tayo kabahagi ng pagliligtas na ito ng Panginoong Diyos. Tayo'y bahagi ng kaligtasan. Dati parang ang akala ng mga tao'y, ng mga Hudiyo, sila lamang ang makakaranas ng kaligtasan ito dahil sa kanila ipinahayag ang Diyos. No? Pero ngayon, tayo din. Dahil sa ating pagsimba araw-araw, sa ating pagtitiwala, paniniwala sa ating Panginoong Jesus, sa ating paggawa ng kabutihan sa kapwa, tayo ngayon nakakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon. At sa mabuting balita, dito natin napakinggan kung papaano ang tatlong hari. Kita ninyo, sa Jerusalem, ang anghel ay nagpakilala, sa pamamagitan ng anghel, nakilala ng mga Hudiyo si Jesus. Pero, papaano tayo ng mga hintil na malayo sa Jerusalem? Paano natin nakilala si Jesus? Sa pamamagitan ng nature. Paano ang Diyos nagpahayag sa atin? Sa pamamagitan ng tala. Yung tatlong hari, dahil sa talang ito, yan ang ginamit ng Diyos. Hindi ang anghel hayag ang nagpakita, no? Sa mga ito, pero dahil sa nature, dahil sa tala, nakarating sila kay Jesus. No? Dahil sa tala, nakarating nila kay Jesus. Nung ako po'y nag-a-apostolate sa San Jose Occidental, Mindoro, sa mga mangyan, sa pitong tribo doon, sa pamanaka, no? Sabi ko, paano nila nahahagip si Jesus? Paano nila nakikilala ang Diyos? Hindi man nila hayag ang masabing si Jesus yan. Paano nila nararamdaman sa pamamagitan ng nature? Sa pamamagitan ng araw? Sa pamamagitan ng hangin? Ganyan din ang Diyos magpahayag sa mga taong hindi naabot ng mabuting balita. Hindi naabot ng ganito, mga misa. Paano nila naipahayag ang Diyos? At minsan, mas malalim pa kay sa atin ang kanilang pananampalataya sapagkat hagip nila ang ipinahahayag ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kalikasan na nakapalibot sa kanila. Nung bago dumating ang bagyong Yolanda, kami po ay nasa kabundukan ng San Jose Occidental. Ang sabi sa akin ng isang mangyan, "Brother, bumaba ka." Okay, bakit po? Sapagkat parang may parating na malakas na bagyo. Paano po nyo nalaman? Iba ang ihip ng hangin sa ibabaw ng mga kugon. Ay di po kami dali-daling bumaba. At yun nga, pagdating namin ng bayan ng San Jose Occidental, ang Tacloban pala'y dinadaanan na ng malakas na bagyo. Sipin ninyo, itong mga bagay na ito'y hindi sila nag-aral, pero ang Diyos naghahayag sa kanila sa pamamagitan ng nature. Doon nila nakikilala ng mas malalim ang Diyos. At sila'y malalim magdasal. Tayo din, mga minamahal na mga kapatid, tayo'y hayagan nating naririnig ang Diyos. Pero minsan, hindi pa rin natin mahagip ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Naririnig na natin siya sa mga mabuting balita. Nagpaparamdam na ang kalikasan para sa atin. Ang mga pangyayari sa atin, nagpaparamdam na,
pero minsan hindi pa rin natin sila mahagip. Bakit? Kulang sa faith, kulang sa prayer, kulang sa repentance. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayon ang Panginoong Diyos ay nagpapahayag sa atin sa iba't ibang uri ng kamisteryohan niya, pero nawa, mahagip natin ang lahat ng ito. At katulad sa unang pagbasa, tayo din ay makaranas ng kaliwanagan ng Panginoon. Tayong lahat ay tatayo, ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang pinasigla tayo ng halimbawa ng mga pantas, iparating natin ang ating mga handog at kahilingan sa Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa, siya'y manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig na pagkalata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Para kay Papa Francisco at lahat ng mga namumuno sa bayan ng Diyos, nawa, ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang na mamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Para sa mga kasapi ng mga BEC at mga kapatirang karismatiko, nawa sila ay magsilbing pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Para sa bawat isa sa ating narito ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinihayag na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Para sa ating lahat, tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapalagaan ang iba't ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin at ibang-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan mo kami tuwi na. Panginoong Jesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal at pag-uugali sa isang talang gumagabay sa iba tungo sa iyong nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslok. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at ensenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya, kaysa ng mga anghel, naligis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na ipag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalilisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pagkang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Oh.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa banal na biging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang diloob mo ang aming pagsaluhan
ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Arsidiosesis ng Lipa. Wala pong misa ng 12 ng tanghali at ang misa ng 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Buhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.